Natakot na ata ang mga incheck o baka nag-iisip lang to ng panibagong panglalaban sa Pilipinas. Sa pambihirang pagkakataon sa rotation and resupply mission ng Philippine Coast Guard, walang naitalang dangerous maneuver mula sa China, wala ring radio challenge at walang pambobomba ng water cannon. Talagang bumabait na ba talaga ang mga Chinese? O baka inuuto lang tayo para makihati sila sa oil and gas exploration? Kahinahinala kasi talaga. Guard po dun sa latest rotation natin, successful naman po sir na i-rotate po natin yung mga personnel natin na nagmaman sa island sa West Philippine Sea. And naging safe naman po yung pag-travel. With regards naman po sa pag-shadow ng China Coast Guard, sanay naman po tayo sa mga ganung situation. Ginagawa naman po natin to on a regular basis, kaya alam na po din po natin yung gagawin. And wala naman po tayong dapat ipag-alala kasi nag-ooperate naman po tayo within our exclusive economic zone. Pero maniniwala pa ba tayo sa ugali ng mga incheck na ito? Napakabait nila ngayon, pero baka sa susunod makalawa, bigla-bigla na lang to magpaulan ng mga bala at mga bomba. Wala anyang makapagsabi kung ano ang tunay na ugali ng mga Chinese. Pero nauna nang nilinaw ng Pilipinas at ng Amerika na magpapatuloy pa rin ang paghahanda kung sakaling dumating ang panahon na magkagera talaga sa West Philippine Sea. Baka kasi ang tunay na plano ng China ay magbait-baitan tapos pag umalis ang pwersa ng Amerikano, tsaka sila maglulunsad ng pag-ataking pananakop sa West Philippine Sea. And I think that this is the time for us to really be together, all united, into pushing back. It's time to push back. Because, as I said, the seriousness of the situation, Karen, is far more than what people think it is. Some people think it's a lot of just politics and there's a lot of these things going around. It's very serious. As I said, we can actually lose a country if we don't watch it. That's how serious this thing is. That's where I see it, if we do nothing. Yeah. The good part is, we are now well aware and doing something about it. Yeah. That yeah. is what's important. And to yeah. us, it's do or die. In my case, I'll do this for as long as the president gives me the opportunity to serve the country, I will do it as long as I can and mm-hmm. face up to whatever consequences that may happen. Kasalukuyang gustong may pag-usap ng Chinese Foreign Ministry kay Defense Secretary Gilberto Teodoro. Dito nais ng tagapagsalita ng China na maresolba daw ang gulo sa South China Sea. Pero totoo kaya talaga ito? O panibago lang talagang palabas mula sa Chinese government? 当前南海局势总体稳定，中国始终坚定捍卫领土主权和海洋权益，同时致力于同有关当事国。 通过对话协商，妥善处理分歧。 Wala pang sagot ang Pilipinas sa mga alok na pakikipagkaibigan o negosyasyon ng China. Pero kung mga Pilipino kaya ang tatanungin, pabor ba kayong kausapin natin ang mga Chinese? O wag na lang dahil sinungaling ang mga ito? Kayo, ikomento sa baba ang salobit.